Hello mga kohay and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. In today's video ay continuation ng Eastern Empire War ang topic natin. Ito ay mababasa sa Chapter 1 ng Volume 13. Pero bago natin simulan ang video na ito ay gusto ko munang pasalamatan ang sponsor ng ating video. Ito ay walang iba kung hindi ang Bilibili Comics. Pwede nyong i-check yung link na nasa description at nakapin sa may comment section para makapagbasa kayo ng high quality comics ng libre. At ngayon ay simulan na natin. So binantaan na nga ni Testarossa ang forces ng Eastern Empire para ma-reconsider nila ang gagawin nilang tuluyan na pagpasok sa territory ng Great Forest of Jura. Sinabihan niya ang mga ito na kapag sila ay nag-fall back o hindi pinagpatuloy ang ginawa nilang invasion ay hindi sila papakialaman o gagalawin ni Testarossa. Then naglakad na si Testarossa pabalik sa pinanggalingan niya. Ibig sabihin ay tapos na ang kanyang pakikipag-negotiate sa kanila. Mukhang excited si Ranga sa magiging gera habang kinakabahan naman itong si Gopta kasi alam naman nila na hindi talaga makikinig sa whining ang Empire. Na insulto pa si Kist sa ginawa ni Testarossa dahil sa tingin niya ay kinoconsider lang siya na joke ng babae na ito kasi napakalaki ng army ni Kist tapos pagbabantaan lang siya ng ganon. Napakayabang daw nitong babae. Galit na galit si Kist dito kasi usually ay sila yung ganito umakto sa tuwing meron silang mga kalaban. Negotiation patungkol sa may gera yung pinunta ni Testarossa pero hindi man lang nakapagsalita ang kabilang side. Ganito ang attitude ng Empire pero ngayon ay sila nakakaranas ng ganitong treatment kaya talagang galit na galit itong si Case dito. Masyado siyang na-triggered sa attitude at sa ginawa ni Testarossa kaya nawala yung takot na nararamdaman niya noong una at dahil dito ay nagkaroon ng isang malaking error sa judgment na ginawa niya itong si Case. 5 metro pa lang ang layo ng nakatalikod na naglalakad pabalik na si Testarossa sa kanya. Naisip ni Geist na hindi ito pwedeng bumalik nang walang natatamong sugat o latay dahil sa ginawa nito. Kaya nakapag-desisyon na siya. Hindi tinitreat ng Empire ang mga messenger ng may paggalang at really ay wala silang pakialam dito. Lalo na kapag hindi nila ito makasundo at hindi ito nagsosurrender sa kanila. At dahil sa ginawa ni Testarossa ay tinake ito ni Geist na insulto sa buong Empire at kinonsider niya ang action na ito na enough para magsimula ng gera. Kaya nagbigay agad ng order itong si Geist na barilin daw sa ulo itong mayabang na babae na ito. Pinapunta ni Geist ang 12 magic tank sa may unahan para sabay-sabay itong magpasabog kay Testarossa. Ipapakita daw ni Geist sa mga monsters na ito kung gaano kalakas ang Empire. Matahimik itong ini-order ni Geist gamit ang kanyang unique skill na player. Yung mga inutusan niya lang ang nakarinig nito. Agad naman na nag-respond ang kanyang mga soldiers at pumosisyon ito and nag-lock in kay Testarossa. Pinutok nila ang kanilang mga magic gun na mayroong mga silent bullets. Ito ay designed specifically for long ranges. Ang magic gun na ito ay originally ay isang maliit na magical weapon lamang. Pero ang long range counterpart nito ay mayroong improvement sa may range na up to 2 kilometers. Wala pang 10 metro ang layo ni Testarossa. Kaya siguradong patay daw ito dahil sigurado daw na ito ay tatamaan. Ang bullet ay nababalot ng elemental magic na Great Flaming Sphere. Kaya kung sino man ang tatamaan nito ay masusunog from the inside and sasabog yung katawan. Maging ang mga magical creatures daw na merong high resistant to magic ay hindi resistant sa magic yung internals ng katawan. Kaya dito nila yung balak na puntiryahin. Kasi oo, malakas nga yung labas ng katawan. Pero, defenseless yung loob nito. Wala daw way para matakasan itong vicious supersonic shells. Kaya siguradong mamamatay daw si Testarossa. Siguradong sigurado itong si Case dito. Then pinutok na nga yung mga magical bullets. The moment na lumampas yung bullet sa linya na ginawa ni Testarossa ay lumingon ito ng mabilis sa kanila. Napakaganda ng itsura ni Testarossa kahit na masama ang tingin niya sa mga ito. Nanlaki ang mga mata ni Geist sa gulat dahil sa bilis ng reaction time nitong si Testarossa. Dahil ang bullet na supposed to be ay papasok sa loob ng katawan nito ay na-i-block ni Testarossa gamit lamang ang index finger o hintuturo niya. Ang magic bearing bullet na ito ay 3 times na mas mabilis sa speed of sound ang initial velocity. Pero tinapik lamang ito ni Testarossa na para bang ito ay isang laruan lamang. Nagsalita si Testarossa. Sabi niya, eh ito daw pala ang sagot sa kanila ng Empire. Maganda daw ang sagot na ito. At dahil daw dito ay official na nagsisimula ang kanilang gera. Again, gusto ko lang ipakilala ang Bilibili Comics. Ano ba yan, Senpai?
Maganda ba yan? Ano bang meron dyan? Sa Bilibili Comics, pwede kang makapagbasa ng mga gusto mong manwa. Meron ditong romance, teen, BL, fantasy, mystery, harem, suspense, comedy, at marami pang iba. Wala kang kailangan bayaran. Daily sila nag-a-update at mabilis sila mag-release para wala kang mamiss na episode. Talagang pwede mong ma-enjoy ang high-quality comics. Pwede ka din magbasa kahit saan gamit ang Bilibili Comics app. Ang Bilibili Comics pwedeng ma-enjoy ng lahat. Meron din sila mga exclusive na manwa na ang ibig sabihin sa Bilibili Comics mo lang mababasa. Ang isa sa mga halimbawa ay ang Heaven Official's Blessing. Now let's get back into the video. Alam kong iniisip nyo na on the spot ay imamasa kayo na agad silang lahat ni Testarossa. Pero chill lang kayo kasi dadating tayo dyan. Pero sa ngayon ay hindi ganyan na nangyari. Hindi na lumingon, pabalik itong si Testarossa at umalis na sila ni Rangga na para bang wala lang nangyari. Nagpanik si Case ng sobra dahil sa pinakita ni Testarossa. Pero hindi pa din sila nagfo-fall back. Dahil kung susukatin, yung pagkatakot at yung pagkapahiya niya mas mapigat pa din yung kanyang pagkapahiya. Kaya diretso ang laban. Walang malay sa mga nangyari yung mga average nilang soldiers kasi hindi naman nila ito kayang i-perceive. Talagang wala silang napansin. Si Geist lang at ang sniper na inutusan niya ang nakakaalam sa nangyari. Pero magpo-proceed pa din daw sila sa kanilang original plan. Gagamitin nila ang kanilang mga pinakamalalakas na weapons at kanilang mga magic tank guns. This way daw ay may i-preserve nila ang kanilang dignidad bilang soldiers ng Empire. Nagtanong yung sniper na inutusan ni Geist kung ano na daw ang gagawin nila. Nagpapanik na kasi ito. Sinabihan naman siya ni Geist na wag siyang magpanik. Illusion lang daw ang pinakita ni Testarossa. Sila daw ang Glorious Imperial Army. Kailangan daw nilang maiuwi ang pagkapanalo para sa kanilang Emperor. Patuloy daw ang plano nila. Magsimula na daw ang mga ito na i-fire ang kanilang mga shells. Agad naman na sumunod kay Geist ang kanyang mga soldiers. Hindi nila sineseryoso ang ginawang warning ni Testarossa. Nagsimula na mag-advance yung mga magic tanks na papasok doon sa may linya. Simula na ng gera. Official na ang gera na ito at wala nang usapan o negotiation pang magaganap. Nag-uusap sila Ramirez at Veldora. Excited silang dalawa dito. Parang itinuturing nila ito na isang laro lamang. Kaya napakamot sa ulo itong si Rimuru dahil kailangan nilang seryosohin ang mga pangyayari. Sabi ni Rimuru ay secure na daw nila ang kaligtasan ng town sa pamamagitan ng pagpapasok nito sa loob ng labyrinth. At agad naman itong ginawa ni Ramirez. Makalipas ang ilang segundo ay nasa loob na agad ng labyrinth ang kanilang capital na Rimuru. Hindi nila agad ito itinago dahil kailangan nila ito sa kanilang acting. At nung nagsimula na ang gera dahil nauna na na pumutok ang Eastern Empire tsaka lang nila ito itatago kasi ngayon ay simula na nga ng gera at hindi na nila kailangan na umacting pa. Binibait din kasi ng Tempest ang Eastern Empire para maunang umatake ito at para maging justified ang kanilang paglaban. Dinisregard ng Empire ang warning ni Testarossa at gagamitin ito ng Tempest laban sa kanila. Sabi ni Ramirez meron daw si Trini na pinapasabi kay Rimuru. Meron daw isang suspicious na tao na pumunta sa Tempest para mga musta. Tinanong ni Rimuru kung sino daw ito, pero hindi din alam ni Ramirez. Medyo na-disappoint si Rimuru sa sagot na ito, pero hindi na pinilit ni Rimuru na tanungin dahil wala naman siyang mapapala kung pipilitin niyang ipa-explain kay Ramirez yung hindi niya naman alam. Tsaka hindi naman under ni Rimuru itong si Ramirez, kaya yung pagpa-participate niya pa lang sa war na ito kahit na hindi naman siya involved ay appreciated na daw. Si Trini na lang daw ang tatanungin ni Rimuru patungkol dito. Tinanong ni Rimuru si Sowei kung meron daw bang paraan para i-deal nila yung mga intruder. Nag-aalala kasi si Rimuru dito kaya gusto niyang i-confirm kay Sowei and napaka-reliable naman nitong si Sowei. Sabi niya ay okay naman daw. Ang kailangan na lang daw nilang gawin ay ang i-guard ang gate na nasa ground. Underground kasi itong labyrinth at nasa ground ang nag-iisang pinto nito para makapasok ka dito. Narelief naman si Rimuru nang marinig niya ito kay Sowei. Mukhang may ilang mga spies na nangi-invade dito. Pero ang Blue Dark Congregation na daw ni Sowei ang bahala na mag-handle sa kanila. Kaya wala naman daw siguro magiging problema. Ang spy ng kalaban ay lalabanan ng spy ng Tempest. Patungkol naman sa mga floors. Ang 91st floor hanggang 95th floor ay inilipat nila sa 96th to 100th floor. Nandito kasi yung kanilang town at mga residents. Inilagay nila ito sa pinaka-safe na location sa loob ng labyrinth. Bago mo ma-invade ang town na ito ay kailangan mo munang talunin ang
Fire Dragon na si Veldora. And by common sense, if dumating na sa point na pati si Veldora ay natalo na, eh talagang talo na ang Tempest. Kasi ibig sabihin nun, eh naubos na ang lahat ng kanilang mga forces maliban kay Rimuru. Si Veldora ang kanilang pinaka-critical final defense. Mapupunta si Veldora sa 95th floor at ang 91st to 94th floor naman ay magiging mga dragon rooms kung saan eh bawat isa sa mga floors na ito ay matatagpuan ang mga dragons na kinapture ni Milim. At dito na muna natin tatapusin ang video na ito. Again, ay gusto ko lang magpasalamat sa sponsor ng ating video na Bilibili Comics. Thank you sa patuloy na pag-i-sponsor sa ating channel. Kaya guys, gamitin nyo na yung link ko sa my description para matulungan nyo ako. Thank you din sa mga members na hanggang ngayon ay patuloy pa din ang pagsuporta.